The Lord has sustained us, no? From January, February, March, and even April. Amen? Minsan iniisip natin, Panginoon, kailan ba matatapos tong buwan na to? Kailan ba matatapos tong taon na to? Pero dalawang buwan na lang, we have reached the halfway mark of 2023. Hindi ba napakabuti ng Panginoon? In this month alone, meron tayong miyembrong kinasal. Our leaders are now in touching heaven, changing earth, Isabela, to change that province, to change that city for God. Meron tayong miyembro dito who has been accepted to his dream law school. Hindi ba napakabuti ng ating Panginoon? I know that you are here because you are serious. Sino bang hindi gigising ng 7:30 na hindi seryoso? 6:30 na hindi seryoso. Amen? So you came to this church because you are serious. We're not here to feel good. We're not here to be entertained. But we are here to be transformed. Amen? Pero mahirap mag-transform, mga kapatid. Makikita natin yan mamaya. The theme for April is growing the church. Nais ng Panginoon, palaguin ang simbahan. At sino ang simbahan? Tayo. Napakagaling ng mga students. Tayo. We are the church. And for the past few weeks, we have been discussing what the church needs to grow. So parang halaman. Diba? Kailangan ng halaman ng tubig, ng lupa, fertilizer, sunlight, para tumubo at para lumago ito. First week, we discussed intimacy with God. How will we be close to God? How will we talk about God if we don't know God? So we talked about the value of prayers, meditation, and reading the Word. We also know that family is important. Sino ba may mga pamilya dito? Kasama ka mga kapatid, anak, asawa, apo? We must prioritize family because they are our first church. Amen? We also discuss the importance of prophetic revelation. So God not only talks through His Word, but He also talks through His people. Sabi ng speaker natin last week, ang mga prophetic revelations ay ano? Road signs. Diba? Warning signs yan. Parang kung sino mga nagdadrive dito or sino kahit nag-grab, kahit pasahero. Pag may nakita kang road sign, alam mo ibig sabihin nun, dapat may gagawin yung driver. So prophetic revelation warns us, edifies us, encourages us, so we can grow. This week, our topic, medyo mabigat. Di ba sabi natin, all of us came to be transformed? Yes. Ito yung kailangan natin gawin to be transformed. We must align with God. We must partner with God to transform cities and nations. Naku, napakabigat, Brother Daniel. Transform cities and nations. Eh, sino lang ba ako? This task is not optional, mga kapatid. This task is mandatory. The moment that you said yes to Christ, lahat naman nag-say yes to Christ, then it is your charge, it is your calling to transform cities and nations. Naku, napakabigat. But to do that, we need to change our mindset. Bago tayo mag-isip, paano ba natin gagawin? Pupunta na ba ako sa kapitbahay ko? Pupunta na ba ako sa school ko? Change mindset muna tayo, mga kapatid. Step one muna, dahil napakabigat ng binigay sa atin at mahirap. No amen or no amen? At napakahirap. So let's take it step by step. The first step to align with God and transform cities and nations is to change our mindset. Amen? Ang pinaka-importante sa pag-change ng mindset sa atin ay ang pagda-diet. Ang pagda-diet. Sino nagda-diet ngayon? Dahil summer eh, di ba? Pupunta tayong beach. Ang dami ng fad diets dyan. Okay? At sa mga dating mga members ng Fullness of Christ, 10 years ago, kung nakikita nyo yung tao on the screen, ako yan. Okay, 280 pounds ako dyan. So sabi ko,
Sabi nung head ng worship team namin, pag ikaw nagpapakanta, hindi pa tapos yung kanta, hingal na hingal ka na. Rinig na rinig yung paghinga mo sa mic. Pag nagpapakanta ka o nagsasalita ka. So that was the time na sinabi ko, kailangan ako magpapayat. At ang pinakamahirap dyan is to change our mindset. Na kapag merong pagkain, dapat meron kang willpower na hindi kainin yun. So I went on this diet, it's called Cohen diet. So what it does is it tests your blood, so yung blood chemistry mo titignan at sasabihin sa'yo kung ano yung pagkain na pwede mo lang kainin. So when we went to the center, so pumunta na kami doon, merong mga tao na nagsasalita. Ang sabi nila, sinong nagda-diet dito for 1 month? Lahat kami taasan ng kamay. Kasi lahat kami sumusubok na ng kahit anong diet eh. Sino nagda-diet for 2 months? Medyo may mga kamay na bumaba. Sino nagda-diet for 6 months? Wala lang kamay ang nakataas. Lahat nakababa na. So ang sabi ng moderator sa amin, we are not here to change your diet. We are here to change your lifestyle. Buong buhay mo babaguhin namin, and it starts with this one quote. Ito yung sinabi ng tao na napaisip ako, oo nga no, kaya pala hindi gumagana yung mga diets na sinusubukan ko. The results you are seeking is in the work that you are avoiding. Ulitin natin. The results you are seeking is in the work that you are avoiding. Kaya pala hindi gumagana yung mga diet ko. Dahil hindi rin pala ako nag-exercise. Kaya pala hindi gumagana yung diet ko dahil hindi nga ako kumain ng kanin sa umaga, 3 takal naman sa gabi. Hindi ba't minsan ganun din tayo? Gusto mo ng abs, hindi ka naman nag-exercise. Gusto mo ng promotion, late ka naman sa trabaho. Gusto mong pumasa ng exam, tulog ka naman, hindi ka naman nag-aaral. We want the results, but we are not excited about the process. Bakit? Because it requires us to sacrifice yung oras natin, yung weekend natin, yung tulog natin, yung pera natin. So ayaw natin mag-sacrifice. So in order for us to transform cities and nations, my sermon title this morning is Church, Don't Avoid It. Sabihin mo nga sa katabi mo, don't avoid it. Hindi ko naiiwasan. Hindi ko naiiwasan. Amen? So, every woman and man in the Bible, okay, they had to undergo something. They didn't avoid the difficult situations in order for God to do what He intended to do sa mga taong yun. We know that Jesus Himself, di ba sinabi niya sa Garden of Gethsemane, Lord, if will mo, just take this cup away from me, but if it is your will, susundin ko yun. So Jesus did not avoid death so that we could be saved. Amen? The biggest calling for us is to preach the gospel. But it's something that we avoid. Kailan ba tayo nakatanggap sa Panginoon? When did we learn of Jesus Christ? And how often do we even speak about Him to the people who need Him the most? Very startling itong mga figures na nasa screen natin sa umagang ito. So nakuha ko to sa Philippine Statistics Authority. O, diba, meron pala silang mga ganitong statistics. Out of the 104 million Filipinos, 2.82 lang daw ang evangelical. Or those who are born again. And only 2% of the 2.82% are engaged in preaching the gospel. So mga 58,000 lang yan sa buong Pilipinas. Ganun lang kakonti. 63% of all the leaders has not even led one stranger to Christ
in the last 2 years. And 49% nung 63% have zero time for ministering outside of the church. So karamihan ng mga leaders, ang kanilang kinakausap, leader din o member din. Forgetting that the church was built for those outside and not inside. Amen? Pero ito yung pinaka-startling na figure. 61% of all Filipinos want to transfer to our faith, the Christian faith, because they are longing for a personal connection with Christ. Napakalaking numero, pero napakakonte ng mga tao na involved in preaching the gospel. So can we break this 2% of the 2.82% after this message? Parang kanina, mas maraming palakpak ng diet. Pero nung tinanong ko na kayo, can we break this 2% of 2.82% and try to transform cities and nations for our Lord? Ayan, biglang lumakas na. So, hahatiin natin yung mensahe natin sa umagang ito into 3 parts. Masyadong broad kasi yung ating topic, transforming cities and nations. So let's break it down. First is the edict. Edict is a call or a proclamation from someone in authority. So parang batas. So pag batas, optional ba yon? Lahat ng tao dapat sumunod. Okay? After the edict is the example. Napakagaling na teacher ni Jesus. Kasi hindi lang siya nagturo. Ipinakita rin niya kung ano yung dapat nating gawin. So we will look at an example of how Jesus, with just a single opportunity with a woman, changed cities and nations. So meron tayong roadmap, meron tayong susundan. And lastly is the encouragement. What is this word trying to tell us today? Amen? So simulan na natin, 3 lang. The edict, the example, and the encouragement. Okay? So this is our text for this morning. We find it in Acts 1:8. I got it from the English Standard Version. So let me just read it para alam natin lahat. If you have your Bibles, you can also read it alongside. Acts 1:8 says, "But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." This text must be read in conjunction or together with Luke 24:46 to 49. A lot of scholars have agreed that yung author ng Luke, siya rin yung author ng Acts. So para yung mahabang-mahabang libro, kung iisipin natin. So we need to read Acts 1:8 alongside Luke 24:46 to 49. So let's read it. "Thus it is written that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead, and that repentance for the forgiveness of sins should be proclaimed in his name to all nations, beginning from Jerusalem." So makikita natin similarities sa Acts 1:8. It starts in Jerusalem. "You are witnesses of these things." Ginamit na naman yung word na witnesses. "And behold, I am sending the promise of my Father upon you, but stay in the city until you are clothed with power from on high." So ano nangyayari nung sinabi ni Jesus yung mga salitang ito? At that time, Jesus had already resurrected from the dead. Buhay na siya. But what did that mean for the Christians at that time? They were actually in trouble. Nawala yung katawan, naniniwala sila doon sa taong ipinako who was convicted of treason and rebellion
So hinahanap na sila. So they were all in trouble. In fact, they all ran away when Jesus was arrested. So when Jesus came back, andun siya in the midst of all his disciples for 40 days. And before he went up to the Father, ito yung iniwan niyang mga salita sa kanyang mga apostol. Hindi ba pag ang nanay natin o tatay natin aalis, meron silang mga bilin? At usually, yung mga bilin na yun, napaka-importante. Naalala ko si yung aking asawa, si Kat, every time na ako aalis, lagi siyang may mga paalala. Yung aso ba namin napakain? Natignan mo ba yung CCTV? Nasarado mo ba yung gate? Dala mo ba yung susi? Para protektado yung bahay. So Jesus was leaving these very important words for us to follow. Napaka-importanting mga salita. Amen? Very important yung word dito na witnesses. He was asking us to be an extension of His work. So nung umalis na si Jesus Christ, He was expecting His apostles, His disciples, and also all of us, because this charge belongs to all of us, to continue in His work. And what did He want us to do? Jesus wanted us to be witnesses. Ginamit sa Luke, ginamit sa Acts. To transform cities and nations, we must be witnesses. Ano ibig sabihin ng word na witnesses? In Greek, it means martus. Very interesting because this is also where the word martyr comes from. Alam niyo ba yung mga martyr? Hindi sa pag-ibig, ah. Martyrs are people who voluntarily suffer or who voluntarily offer their lives for a belief. So even if it means masasaktan ka, matatapakan ka, o mamamatay ka, gagawin mo. Because you hold on to this truth. And that is what Jesus asks us all to do. In order for you to be witnesses, ang ibig sabihin ng witness, ang manakakita at makanarinig ng katotohanan. So they can attest to whatever event is in question. Okay, so for example, kapag si A pinatay si B at nakita ni C, si C yung makakapagsabi na si A ang pumatay. Because he has seen and he has heard what exactly happened. Sa ating pamumuhay ngayon, can we really say that when people see us, they will believe that Jesus Christ is alive? Pag ni-review natin yung mga posts natin sa Facebook, pag tinignan natin yung kung ano yung sinasabi natin pag galit tayo o pag inis tayo, will that show that Jesus Christ really walked here on earth and that He is the Messiah? What do our actions, our thoughts, and our words reveal? Can we really say through all of that, through our whole life, that Jesus Christ is alive? At hindi ba napakahirap because yung mga disciples nung time na yon, hindi naman sila masyadong mapagkakatiwalaan. So Jesus Christ left this charge to a bunch of incompetent people. In this text alone, in Acts 1, tinuturo ng Panginoon all that He wanted them to do. And then biglang sasabihin ng mga disciples, Lord, kailan na ba darating ang kingdom mo? Naiinip. Even if you are impatient, God can still use you. In Matthew 8, nakita na ng mga disciples ang Panginoon ay nakagali ng taong may leprosy. Ang mga taong may sakit. He even healed Peter's mother-in-law with just His spoken word. He released people from being demon-possessed. And after seeing all these things, sabi ni Jesus, sumakay nga tayo ng boat, pumunta nga tayo sa kabilang dulo. So nakasakay sila sa boat ngayon. After seeing the miraculous powers and deeds of Jesus, pagsakay nila sa boat, syempre, pagod si Jesus. Ikaw ba naman magpipray ka sa lahat ng tao? Nakatulog siya.
At anong nangyari? Merong matinding unos. There was a storm that suddenly happened. And what did the disciples say? Lord, save us. We are about to drown. Isipin nyo yung taong nakapagpagaling ng taong may ketong, hindi mo man lang mapagkatiwalaan to stop the storm. So what did Jesus tell them? You of little faith, napakaliit naman ng pananampalataya ninyo. And still, Jesus left them with this charge. So church, even if your faith is small at this time, God can still use you. In Matthew 26, bago ang Panginoon maipako sa krus at bago siya mahuli, pumunta muna siya sa hardin ng Getsemani. At sinabi niya sa three most beloved disciples niya, Peter, James, and John, halika dito muna kayo, magbantay muna kayo at manalangin. Dapat gising kayo. So pumunta na si Jesus, nanalangin na siya. At anong nadatnan ni Jesus nung tinignan niya yung tatlong disipulo niya? Mga tulog! Napakadaling command to follow. And yet tulog. Pinagalitan na sila ng unang beses. Nanalangin ulit si Jesus. Pagbalik niya, anong nakita niya? Tulog na naman. So anong sinasabi ng Panginoon sa kanila? You have to wake up lest you be caught in temptation. You may be feeling at this time that you are disobedient and that you cannot follow what God has asked us to do. But God can still use you. Amen? Napakagandang promise nung nasa Acts 1:8. Dahil kahit napakabigat ng binigay sa atin ng Panginoon ng trabaho, we will not do it alone. Sabi sa Acts 1:8 at sa Luke 24:46 to 49, meron siyang ipapadala. So even if the task is heavy, God has given us the power to complete it. Amen? Sabi dito sa Luke 24:46 to 49, I am sending the promise of my Father upon you. Sabi sa Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. You were never asked to do it alone. You were never asked to do something as heavy as transforming the cities and nations with only your own capability. Because we have the Holy Spirit to transform us. At yun ang eksaktong nangyari. The Holy Spirit transformed the impatient, the disobedient disciples into men who led the whole world almost to believe. Sabi sa Acts 2, when the Holy Spirit came upon them, all of them began speaking many languages so that they can go to different areas of the world. Sabi sa Acts 4:13, ang tawag sa mga disipulo nung panahon na yon ay incompetent, uneducated men. Incompetent and uneducated men. Lahat tayo dito, I'm sure, have received education. Some of us have good jobs, have good opportunities. We have a family who loves us and who supports us. And because of that, paano pa kaya tayo who have been given more? Paano pa kaya tayo who have more opportunities? Amen? So Jesus Christ told His disciples that they have to go to certain areas. So alam na natin that we are called to be witnesses. Alam na rin natin that the work is not for only us to complete. We have the Holy Spirit to guide us. Pero saan tayo pupunta? Saan natin gagamitin yung kapangyarihan ng banal na Espiritu in order for us to do what God wants us to do?
Malinaw yung sinabi ng Acts 1:8 kung saan. This is where Jesus told his disciples to go. In Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Apat. Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. So when we look at this map of ancient Israel, makikita natin what it means. So geography also plays a big part in order for us to understand what Jesus wants us to do. So if we see this very simple map, makita natin yung Jerusalem nasa baba, maliit na dot, and it is found in the area or the region called Judea. And Jerusalem is important because that is where the disciples live. That is their home. That is where the temple is at. So yun yung pinaka-closest sa kanila. And Judea is their community. It's their city. It's their region. But it's still familiar territory. Sinabi ng Panginoon din, pumunta rin kayo sa Samaria. Pula yan for a reason. Makikita natin bakit mahirap pumunta sa Samaria. And of course, to the ends of the earth. First command is we must not avoid our home. We must not avoid our home. Sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, stay in Jerusalem and you will receive the power. Sabi sa Acts 1:8, in Jerusalem, Jerusalem was their home. So what does that mean for us? We must not avoid our home. We must not avoid our relationships in order to spread the gospel. Amen? Now, because Jesus is a relational God. He always used families in order to fulfill His will. Kung makikita natin, for example, sa Old Testament, halos lahat yan, puro pamilya. Abraham, Isaac, Jacob, and all of the kings, all of these are stories about how God used families. And even sa mga terms niya, when He refers to Himself, hindi ba family din? Father and son? Anong tawag sa atin when we become His? Sons and daughters. So our Lord is a relational God and He wants families to move together and stay together. Pero yun ba yung nangyayari ngayon? Is that what is happening at this time? Makikita natin yung mga anak lang yung nasa simbahan without their parents. Makikita natin may mga instances na yung asawa na halos magmakaawa na sa mga mister nila na pumunta sa simbahan. Kailangan gisingin, kailangan yugyugin ng mga anak para magising. Huwag natin isipin, mga kapatid, that it is only those who may not know Christ enough na nahihirapan mag-testify sa kanilang bahay o sa kanilang mga pamilya. Even yung mga leaders, even yung mga matagal na Kristiyano, nahihirapan pa rin. In fact, meron nga tinatawag na PKS. Alam niyo ba yung PKS? Pastor's Kid Syndrome. Nangyayari sa mga anak ng mga pastor dahil yung kanilang ama o ang kanilang ina, mas matagal pa ang kanilang panahon sa ministry kaysa sa bahay, nangyayari sa mga anak nagre-rebelde. That is something that is common sa lahat ng churches. Pag sinabi mong Pastor's Kid Syndrome, automatic alam na nila. Because even the leaders also find it hard to preach inside their home. At masisisi mo ba sila? Sa totoo lang, napakahirap mag-share ng salita ng Panginoon sa pamilya natin. Minsan nga nakaka-stress eh. Amen o no amen? So bakit kaya natin ina-avoid? Why do we avoid preaching to our families? Familiarity affects believability. I was ministering to one of our young people a few years back. Nabaptize na siya, naging Christian na siya.
And then I asked him, bakit mo kaya hindi isama yung barkada mo dito o yung mga kaibigan mo? Kuya, nahihiya ako eh. Bakit? Kasi nakikita nila dati na umiinom ako at saka yung mga posts ko dati sa Facebook kung ano-ano eh. Baka hindi sila maniwala sa akin. Because these people, these persons have seen the worst side of me, hindi ata sila maniniwala sa akin pag sinabing nagbago na ako. Baka pagtawanan pa nila ako. Pag narinig nila na nag-a-attend na ako ng simbahan, pag narinig nila na kumakanta na ako sa simbahan, pag narinig nila na nagtuturo na ako sa simbahan. Familiarity affects believability. Rejection. Hindi naman parang estranghero lang yan sa mall na mag-aabot ka lang ng tracks. Pag ikaw ba, sa panahon ngayon namatay ka, saan ka pupunta? Napakadaling sabihin yun sa isang estranghero. Bakit? Kasi hindi mo naman siya kilala at pag umalis siya, wala na kayong ugnayan. Pagdating sa pamilya, mas mahirap. Kasama mo yan kumain. Yan ang nagbibigay ng baon sa'yo. Yan ang bumubuhay sa'yo. We have this friend na naging Christian, pero yung kanyang mga kamag-anak of another religion. And nung nalaman na Christian siya, kinot off siya totally sa kanyang mga finances. We are afraid of rejection. We are also afraid of insufficient knowledge. Dahil hindi natin masyadong alam ang Biblia, paano ko naman ito sasabihin? Paano ko naman isishare sa mga kapatid ko? Sa mga magulang ko? Baka mamaya meron silang tanungin sa akin na mahirap sagutin. Aside from insufficient knowledge of the Word, are we ourselves an insufficient reflection of the Word? Paano nga naman sila maniniwala sa'yo na nagsisimba ka na kung ang mga bagay na ginagawa mo ay ganun pa rin? So we are afraid. We are afraid. But a very wonderful charge or a very wonderful quote that I saw from Rick Warren. Ang sabi niya, while our relationship to Christ is personal, God never intended it to be private. Even if you fear rejection, even if you fear familiarity, even if you fear that hindi mo pa masyadong alam ang salita, let us not forget that the Holy Spirit is with us and He will help us and teach us and remind us of our charge and of all the things that Jesus has taught us. Sabi sa Bible, we have been put together, we have been joined together, we are members together, we are built together, we are held together, we are fitted together, we are heirs together. So Christ intends us for us to be together. And when this is your prayer, all of these barriers or all of these fears will be gone. Amen? Amen. Napakaganda ng example sa Acts 4, which gives us a glimpse of what it means to live in a Christ-led home. One heart and soul. They had everything in common. There was great grace. No one was needy, walang nangangailangan. At lahat ng tao nagbibigay. Sabi sa Acts 4, even yung mga taong merong lupain, nagbibigay. And that is the image of a home that is Christ-led. Sino bang may gusto dito na ang kanilang pamamahay, ang pinuno o ang namumuno ay si Jesus Christ? Amen. Pero napaka-telling na experience ng mga disciples nung time na yon, even if they were preaching in Jerusalem and Judea, not everyone will follow. Sabi sa Acts 2, nung narinig ng mga tao yung preaching ni Peter, at nung narinig ng mga tao that they were speaking in different languages, anong sinabi nung iba? Nako, baka lasing lang yan.
In Acts 7, the disciples were arrested. So makikita natin that not everyone will follow us. But let us be reminded that our task is to just share. Bahala na ang Panginoon on how He will transform your parents, your siblings, your children at His own time. Amen? Gising ba ba tayo? Do you want to transform your homes? Amen. The next charge of Jesus was they must go to Samaria. They must go to Samaria. So church, do not avoid difficult people and difficult places. Yes, mas madali talaga mag-preach sa bahay o mas madali mag-preach sa mga best friends mo, sa mga kamag-anak mo, sa mga kakilala mo. Kasi close na kayo eh. But our command doesn't end there. Sabi ni Jesus sa kanyang mga disciples, go to Samaria. And Samaria was full of difficult people and it was a difficult place. Pwede ba tayo mag-history lesson? Pwede ba tayo mag-history lesson mabilis lang so that we understand what it means that Samaria is a difficult place. So no one wants to do the uncomfortable. But the Bible asks us to bear the uncomfortable. Nahihirapan tayo pag hindi tayo komportable. Patayin ko lang yung aircon ngayon eh. May tao magsasabi na, baka naman pwedeng buksan yung aircon. Mainit. So ayaw natin ng discomfort. But that is exactly what the Bible tells us to do. To bear the uncomfortable. Jesus himself said in Luke 6:27 that we must love our enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who are abusive to you. So what was in Samaria? Bakit ba napakahirap pumunta doon? What was wrong with Samaria in the first place? So when we look at the history of why Samaria was difficult, maintindihan natin bakit nahihirapan ang mga disipulo. So here we have a map of ancient Israel before united yung dalawang region. So yung blue, that's Israel, that's the north. And then yung light pink at dark pink, yan yung southern region. Nung panahon ni King David, they were united, but eventually nag-split sila. So kahit na nag-split, the temple of God was still found in the south region or in the kingdom of Judah. Nasa Jerusalem. Nandyan pa rin yung temple. And what does that mean if nandyan yung temple? Yung mga tao from Israel, they need to travel to the southern area of Jerusalem just to go to the temple. And going to the temple was a central part of their life. Even yung pagkain nila, kailangan muna ipag-pray. Yung mga ginagamit nilang pangkain, pang-inom, dapat lahat yan ina-anoint. So they always, almost always had to travel to the southern region of Judah. Anong problema nun? Sabi nung hari, his name is King Jeroboam, hindi yan pwede. Yung mga citizens ko, those under me, under my kingdom, lagi nagtatravel sa southern, baka ang mangyari niyan, doon na sila mamalagi, doon na sila tumira. So what was the solution of King Jeroboam? He made a golden cattle, dalawa. At sinabi sa kanilang mga tao, huwag na kayo pumunta sa temple, sabi sa 2 Kings. Huwag na kayo pumunta sa temple. I've already created for you yung gods who brought you out of Egypt at dito na lang kayo magsamba. So instead of going to the temple, the king erected two golden calves. Very familiar yung golden calf sa atin. If we review
yung buhay ni Moses. So hindi lang yan doon nag-a-appear, dito rin. And they led, and King Jeroboam led the Israelites to idolatry. And because of this disobedience, ano nangyari sa Israel? They were captured by the Assyrians. Ang capital ng Israel nung panahon na yon ay Samaria. Capital yan ng kingdom. Pero anong nangyari? When the Assyrians came, ang ginawa, yung mga Israelites, tinanggal sa Israel at nagpasok ng kung sino-sinong mga tao, sino-sinong tribes sa Samaria, because that was the capital. So Samaria was filled with Babylonians, Cuthites, kung ano-anong tribes. And these tribes also came with different gods. So hindi na lang si Yahweh ang pinupuri ng mga tao sa Samaria, kung hindi ang iba't ibang mga paganong Diyos. So that is the reason why Samaria was a hated place. Because they mixed races and they mixed gods. Jesus Christ was telling His disciples, kailangan kayong pumuntang Samaria. I think lahat tayo, meron tayong kanya-kanyang Samaria. Lahat tayo, meron kanya-kanyang Samaritan na ayaw nating puntahan, ayaw nating kausapin, kahit marelate, ayaw natin. But that is what Jesus has told His disciples to do, and that is what we must do today. So who is your Samaritan? Where is your Samaria? God is calling us to bear the uncomfortable. Jesus wanted His disciples to bring the gospel to the people and places that need it the most. Kung gaano kahirap, the more difficult, the more that person needs the gospel. So can we go to our Samaria? Can we preach to our Samaritan? And lastly, ang sabi sa Acts 8, we must go to the ends of the earth. So to the people of God and also those who are watching, do not avoid your home. Do not avoid the difficult places and the difficult people. And do not avoid the nations. Jesus didn't call us, didn't ask us to go from Shaw to Mayon Street just for us to feel comfortable. Jesus wants us to go out of this church. At hindi lang sa Mandaluyong, but to the other parts of the Philippines, other parts of our world. Kaya nga ang pangalan ng simbahan natin ay Fullness of Christ International Ministries. It's not national. Because our vision is to bring this gospel that we have outside of our country. And that is our firm commitment to this charge left by Jesus. The Holy Spirit did not only add to their number, but Jesus Christ also blessed their spirit. And there was a purpose. Sabi sa Acts 2, they were added 3,000. Nagsalita lang si Peter, 3,000 na agad dinadagdag sa kanilang mga numero. So the Holy Spirit didn't just add to their number and didn't just unite them for no reason at all. Because they needed to be united, they needed to be strong in their faith so that they can withstand the pressures of sharing outside of their walls. The Holy Spirit has also blessed you. So can we ask us to go outside of our walls? Uulitin ko yung sinabi ko kanina. The church was made for people who are outside of it.
Amen? To bless the nations, we should not only share the gospel. Ito yung pinakamahirap. Madali naman mag-share, di ba? Mag-memorize ka lang ng verse, magpakita ka ng clip, o panoorin itong 3-minute YouTube video about the gospel. Napakadaling mag-share. Mas mahirap is to live out the gospel. In order for the disciples to be understood and for them to be believed, dapat nakikita sa buhay nila. Sabi sa Acts 6, even the disciples were so busy catering to the Greek widows. Even yung mga taong hindi naman nila katribo, hindi naman nila ka-race, they were engaged in servicing them because the widows during that time, wala silang ari-arian. They were nothing. According to Acts 2:41, the apostles would usually meet not only in their homes but also in temple courts. So they were preaching the gospel hindi lang sa kanilang pamamahay but also outside. Nakikita ba ang gospel sa buhay natin ngayon? You may just be one person, you may just be working in a small cubicle. You may not have a master's degree or whatever degree, but if we choose to live out the gospel, then we have the capability to change our city and our nation. Amen? Amen. So we go to the second part. Naku, excited na second part na. Tapos na yung first part. We go to the example. I preached this to our home church leaders last week. That Jesus Christ is someone who does not only share, but He shows. Yan sa tingin ko yung pinakamagaling na teacher eh. Hindi lang siya puro salita, pero nakikita mo na ginagawa rin niya yung sinasabi niya. Naalala ko dati, nung nasa Malaysia kami from years 1991 to 1993, sabi nung parents ko sa akin, hindi ka na pwedeng manood ng TV ng weekdays. Kasi pag puro TV ka ng TV, paano ka makakaaral? So growing up, talagang hindi kami nanood ng TV pag weekdays. Pwede lang Saturday at Sunday. And what did my parents do? Sila rin mismo, kahit wala sila sa grade 1, sa grade 2, kahit di sila high school, sila rin mismo, hindi rin sila nanonood ng TV ng Monday to Friday. Why? Because children learn through example. And minsan nga yung mga bata matatalino eh. Naaalala nila yung mga bagay na ginagawa mo. Mami, di ba sabi mo huwag manood ng TV? Eh, ba't nanonood ka ng TV? Papa, di ba sabi mo huwag manigarilyo? Eh, ba't nasa labas ka naninigarilyo? Papa, di ba sabi mo dapat maging Kristiyano? Eh, bakit narinig ko meron kang sinasabi tungkol sa kapitbahay natin? As Christians, we learn through example. And that's exactly what Jesus did. So let's see the example in John 4, 1 to 45 of Jesus and the woman at the well. Sino nakakaalam ng napakagandang kwento na to? One of my favorite stories about Jesus, which is so pregnant with meaning. So just to give us a glimpse, yung woman at the well, she lives in Samaria. So alam na natin yung Samaria. Diba? Alam na natin kung bakit ayaw ng mga tao pumunta dyan o makihalubilo sa mga taong nasa loob ng Samaria. So that woman in the well in John 1:1-45 is found in Samaria. Okay? So nung panahon na yon, si Jesus, narinig niya na yung mga Pariseo nalaman that he was preaching and baptizing people. So what did he do? He decided from Judea, pupunta siyang Galilee. But in order to reach Galilee, dumaan muna siya ng Samaria. Magtataka kayo, ba't kaya kailangan dumaan siya sa Samaria?
meron palang dahilan. At doon niya nakita itong babae who was at the well. Nasa balon yung babae, kumukuha ng tubig. At very striking, kasi itong babae na to, no, nasa balon siya, nasa pinakamainit na oras. At the sixth hour of the day, around 12 noon yan. Sa atin nga eh, 9 o'clock pa lang eh, kakaligo mo pa lang, fresh na fresh ka. Safeguard fresh, pero paglabas mo 1 minute, wala na. Pagod na pagod ka na. Lahat ng mga lugar na pagpapawisan na pagpawisan na. And this woman went out at the hottest part of the day. Okay? So kinausap niya yung babae. So Jesus did not avoid 4 things. Jesus did not avoid the issue of race. Alam na natin why Samaritans were hated. Why the Samaritans were people who were separated from the rest. Okay? So kinausap pa rin ng Panginoon. What else? Jesus did not avoid the issue of gender. Noong time na yon, yung mga lalaki, bawal kausapin yung mga lalaking Hudyo, those male Jews, they could not talk to women who were from Samaria. Kaya nga nagtaka yung babae, bakit kaya ako kinakausap nitong Jew na to? At paano kaya nalaman nung babaeng from Samaritan na ang kausap niya ay Jew? So Jesus did not avoid the issue of gender. Jesus did not also avoid the issue of religion. We know that the Samaritans had different gods. And we know that their religion, their faith is very tied to their culture. So Jesus conversed with this woman and he did not avoid the issue of religion. And Jesus did not avoid the issue of sin. In fact, he confronted the woman. Sabi nung babae, nagulat siya because Jesus knew that this woman was married for 5 times. And she was living with someone who was not her husband. And Jesus knew. Kaya nga sinabi nung babaeng Samaritano, you must be a prophet. Jesus did not avoid the issue of gender, of race, of religion, and of sin. Instead, what did he do? He confronted all of these issues. If meron kayong mga tao who you are avoiding because of these things, then let us follow the example of Jesus. So what did Jesus do exactly? And this is something that you can also apply in reaching out to those in your Jerusalem, in reaching out to those in your Judea, in reaching out to your Samaria, and in reaching out to the ends of the earth. Number one, you must be intentional. Hindi pwedeng hula-hula. Hindi pwedeng kung kailan na lang. Pag natapos ko na tong pag-aaral ko, maglilingkod na ako. Pag matapos ko na tong trabaho na to, sige, bibigyan ko ng time yung ministry. Tayo ang nagbibigay ng schedule. And Jesus Christ was not like that. Even nung bata pa siya. Sabi sa Luke 2:46, I am here to bring about my Father's work. Isipin nyo, maliit na bata nagtuturo sa templo. Ganun si Jesus. So we must be intentional in reaching out to the people. Sabi sa John 4:4, he had to pass through Samaria. Makikita natin dito sa map natin ulit that Samaria was the quickest route going to Galilee. Kasi dyan pupunta si Jesus eh. Tatawid ka lang, ayan ka na. Pero dahil gusto nilang iwasan to, naglulongkat pa sila para pumuntang Galilee. So Jesus had to, yun ang sinabi sa text, sa John 4:4, Jesus had to pass through Samaria. He was intentional in going to that difficult place so that he could change one life.
Amen? He set aside custom and law. So sabi natin kanina, kinausap ni Jesus yung taong hindi niya ka-race. Someone who was a Samaritan and he was a Jew. So he was male and yung kausap niya female. At that time, hindi pwede yun. Women were looked down upon during that time. In fact, bawal nga silang magsilbi bilang witnesses sa court of law. Because their testimony is what? Unreliable. But Jesus broke that barrier and he spoke to that woman. Jesus established a relationship. Napakahalaga. You need to form a relationship with people in your Jerusalem, Judea, Samaria, and ends of the earth. No amen or amen. Even yung mga tao sa bahay, wala pa akong tanong eh. Gising nga kayo. Even yung mga tao sa loob ng ating bahay, hindi rin okay ang relationship. Minsan tatay na nga lang natin, hindi natin makausap. Nanay natin, hindi natin makausap. So hindi porkit Jerusalem yan or nasa sarili niyong pamamahay, ay exempted na kayo dito. So we must establish a relationship. And that's exactly what Jesus did. Sinabi niya, nauuhaw ako, painumin mo naman ako. He revealed his need to that woman because he was thirsty. Naging vulnerable siya. He shared something about himself. And in fact, ang dami nga nilang napag-usapan. They talked about the well that was given by Jacob. They talked about the nature of worship, the form of worship. They discussed about the coming Messiah, that the Messiah would be coming from the Jews, and that salvation is near. So nakapag-usap sila. They interacted. Jesus confronted the sin of that Samaritan woman, but he did it with gentleness and grace. There was no condemnation. Are our speech and our actions seasoned with gentleness and grace? Sabi sa 1 Peter, yes, you must have an answer for all the questions, pero kailangan, you must have gentleness and grace. Your words must be seasoned with salt so that you know how to answer to another person. Are our speech seasoned with gentleness and grace? And lastly, Jesus equips and sends the woman. So what kung Samaritan siya? So what kung babae siya? So what if she was shamed dahil nga lumabas siya sa pinakamainit na oras dahil walang tao? Nahihiya siya lumabas because she was hated. Kumbaga, siya yung pinaka nasa bottom ng society. But what did Jesus do? Jesus still chose to equip that woman. And what happened? In John 4:39, anong nangyari? Many of the Samaritans from that town believed in him because of the woman's testimony. Ang sabi nga ng mga tao, Jesus, dito ka muna for 2 days. Dito ka muna in our midst. And then that whole region was changed. Isipin nyo, the hated city, the city where no one wanted to go, the city na iniiwasan ng mga tao kahit mag-long cut pa para pumunta sa northern part of Israel, gagawin para lang maiwasan ng Samaria. Yun ang ginawa ni Jesus. And what was the result? Gumamit siya ng tao who was ashamed of who she is. At yun ang tao na nakapagbago sa Samaria. So that is the example of Jesus. Can we follow him today? Naku, sabi ko na nga ba mahina eh. Kaya sabi ko, uulitin ko ulit eh. Can we follow him today? Amen.
So I leave you with this encouragement. So tapos na tayo sa edict. Tapos na tayo sa example. And now we go to the last portion, which is the encouragement. Alam niyo yung problema sa ating mga Christians. We sometimes have this wrong idea of why Jesus came here on earth. Ang tingin kasi natin, Jesus is here for our comfort. We associate Jesus with comfort. At ganun din yung mga tao nung panahon niya. Nung si Jesus nagpapakain, nung si Jesus nagpapainom, nung si Jesus nagpapagaling, lahat ng tao nakapaligid sa kanya, crowds and throngs of people were around him. But when discomfort happened, when he said, "Eat my flesh and drink my blood," they became uncomfortable. When accusations were hurled at him, they became uncomfortable. Even those who have seen and witnessed the works of Christ became uncomfortable. So they left his side. At ganun din yung rason kung bakit maraming tao umaalis sa simbahan, because they felt uncomfortable. As I said kanina, the Bible is filled with stories that show us that we must bear the uncomfortable. We must not avoid discomfort because it's part of our calling. So my encouragement for all of us, in order for us to take up this great commission, is we must not sacrifice our comfort for our calling. Lagi kasi natin ina-associate si Jesus with comfort. Ang kaaway, discomfort. So kapag nagkaroon ng discomfort sa buhay natin, when we are outside of our comfort zones, sometimes we blame the enemy. When in fact, it was Jesus forming us and shaping us so that we can head to our Jerusalem, our Judea, our Samaria, and to the ends of the earth. So church, don't avoid it. Let's not avoid discomfort so that we can fulfill our calling. Shall we rise?